And we're back. Alright, so mga Brad, lalo na dun sa mga kapwa natin motovlogger, mga action camera na na gustong magkaroon ng malagrop GoPro na ano na na kuha, especially dun sa mga naka SJ cam, mga Akaso and mga Dragon Touch. So merong ma-reach na mga kuha o yung mga videos like sa GoPro. So isa na doon is yung magkaroon tayo ng wide angle. So dapat magkaroon tayo ng replacement sa mga lens. So yung wide angle, actually may mga camera din na hindi GoPro na may mga wide angle or mga maximum of 170 degrees angle na siya. Pero hindi pa rin nami-meet yung ano eh, yung gusto nating kuha kapag dating sa ano, sa pag-video or pag-record natin, especially sa motovlogging. So dito, pansinin natin. Check natin yung sinasabi ko. So tulad dito sa Dragon Touch Vista 5, meron siyang option dito na angle. Kung makikita ninyo, up to 170 degrees. Pero hindi siya totally wide eh. Lalo na pag naka-on yung EIS o yung stabilization niya. Ayan. So kung manonotice ninyo, kung kita lang ninyo yung parang background niya. So medyo naka, hindi siya naka-zoom eh. Pero kung i-on natin yung stabilization niya, nag-zoom siya. Ayan, kung mapapansin ninyo. Ang layo ng difference. So kapag syempre recording tayo for motovlogging, ino-on natin yung stabilization, so lalo siyang na-zoom. Hindi natin makuha yung gusto nating mala GoPro na angulo. So isa sa mga solusyon, lalo na kung walang mga budget or kulang ang budget para sa pagbili ng GoPro, is mag-replace ng lens. So ito, nakabili ko ng lens via online sa Facebook Marketplace. So thank you kay Sir Gian. Ayan, may libre pang sticker. So si Sir Gian, madali siya ng either meetup kayo or pwede rin directly dun sa kanyang bahay. Kung malapit kayo, pwede siyang bisitahin. Tapos siya mismo yung mag-i-install. So sa case ko kasi, ako pina-deliver ko na lang siya. So nagpa-ano na lang ako, pina-ship ko na lang siya. So ito yung nabili ko. So kakarating lang nito kanina. Tingnan natin. So, kinonfirm ko naman sa kanya na sukat siya. Sukat siya dun sa, ano, sa camera natin, sa Dragon Touch. So, may cover pa yung mismong lens niyo. So, maganda. Maganda. And nakuha ko lang sa kanya to for only 370 pesos. Yung sa Shopee kasi, yung sa online, medyo doubtful ako eh. At least ito, siya, nung tinanong ko siya kung nasubukan niya na sa mga ganitong type ng camera, sabi niya is swak daw, pasok na pasok. So actually nabuksan ko na tong camera ko eh. Tinry kong i-replace yung lens with my old camera, yung SJ5000, kasi nasira na siya eh. So swak din siya eh, dun sa lens. Kaso nilagay ko na yung lens nung SJ5000 dito sa Dragon Touch. Dumabo. So I think hindi siya talaga match for this camera. So inisip ko kasi baka wide lens din yung sa SJ5000 eh. Pero based dun sa mga napanood ko, nagre-replace din sila nung ano, nung mga lens for that type or for that model ng SJ cam. So, ito, sige. Actually, nabuksan ko na to. Ayun. Ayan.
Right. So ito, natanggal ko na siya. Kaya yung pinaka parang tape niya dito, wala na. Natanggal ko na siya. Ayan o. Subukan natin. Compare lang din natin. So, ito yung original na nasa Dragon Touch. Ito yung nabili natin. So, parang medyo may pagkapula pa siya. So, mukha namang magkasize siya. Mukha namang pareho siya. Ito yung size. So, ito medyo makapal yung sa original. Pero yung replacement, medyo madipis itong, ano, itong part na to. Ayan. Pero magka-height lang sila and mukha namang fit. So, subukan natin to. Subukan natin. Kabit muna natin yung cover. Sana effective siya. We'll be right back.